Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobe ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Kaya huwag nyo nang pinagluloko ang taong bayan kahit na buhay ko na ang nakataya dito. Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo mga kababayan, si Marcos Jr. at si Lisa ang punot dulo, ang pinuno ng Pogo. Dahil sila ay nakinabang ng pera noong eleksyon, yan ang nagpondo sa kanila, pero hindi nila nakasulat dyan sa kanilang sose. Bakit nila patatanggal? Kung hindi si Marcos, ito na lang, gamitin nyo utak ninyo. Kung hindi si Marcos Jr. yun, kung hindi siya, kung si Chung Chang Ching, kunyari, dahil sabi nila Korean, bakit niya ipatatanggal kung hindi siya? Yan na lang, malinaw pa sa sikat ng araw. Kung hindi si Marcos Jr. na sa video, bakit tatanggalin? Bakit bothered sila? Bakit they spend millions of millions? Hindi pinagsigawan ni Maharlika na si Lisa Marcos at si BBM ang protektor ng Pogo sa Pilipinas dahil may hawak din siyang ebidensya sa mga ito kahit pa kapalit ang buhay niya. Dahil ang mga may-ari ng Pogo ay nagbigay din sa kanila ng eleksyon na isang damakmak na pera na hindi nila ay dinaglara. At ang isa pa, ay bakit nga naman pinapatake down ang pulboron video kung hindi naman pala totoo at hindi si BBM ang nasa video? Sa mga ginagawa nila ay lalong silang nalulubog sa taong bayan. So bakit yung dadanadamay si Duterte? Ako lang naman ang nag-upload. Kasi naghahanap sila ng damay. Ganito po kasi pagbangag. Sabi ko nga, vindictive bangag ang mga ito. Dahil pikon na sila at nahuhubaran ang kanila kasinungalingan, ang kawalanghiyaan, ang smuggling, ang pagnanakaw, ang Pogo. Si Lisa at si Marcos Jr. ang numero unong protector ng Pogo. Dahil yan, nag-donate sa kanila ng million pera, baka billion pa nga eh. Noong panahon ng eleksyon. May letrato tayong hawak niyan, inaantay lang natin kung safe na yung nagbigay sa atin. Ando doon, ha, sa picture, ikaw Lisa, si Bangag, si Daza, yung si Sandy Daza, at yung mga Chinese na nagbigay sa inyo ng pera. Kaya huwag nyo nang pinagluloko ang taong bayan. Kahit na buhay ko na ang nakataya dito, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo mga kababayan, si Marcos Jr. at si Lisa ang punot dulo, ang pinuno ng Pogo. Dahil sila ay nakinabang ng pera noong eleksyon, yan ang nagpondo sa kanila, pero hindi nila nakasulat dyan sa kanilang sose. Mayroon tayong letrato yan, and I hope kapag nag-hearing sa Pogo ay lumabas lahat yung mga yan. Hindi mo na pwedeng pagkatiwalaan itong gobyernong ito dahil wala po sila sa tamang kaisipan. Ikaw ba naman ang nagpulburon? Bakit napakasimple lang tuldukan ito? Ayaw magpapulburon test. Andyan na ang manifestations, ang pagngiwi. Tignan nyo mga lolo ninyo. Lolo nyo, lola ninyo. Na tumanda na. Umabot na ng 80, 90, tumanda sila. Kahit sila ay tumanda sa kahirapan, ngumiwi ba ang kanilang gumaganon-ganon ba sila? Hindi. Bakit numingiwi ang isang ang bunganga ng isang tao? Well, maliban kung meron siyang condition na nakonektado sa kanyang pagngiwi. May mga condition like na stroke ka, di ba? Pero yung kanyang involuntary na pagngiwi at ni Abalos, hindi yan dala ng katandaan. Meron bang dineclare si Marcos Jr. na minsan ay siya na-stroke? Wala, di ba? Pero bakit siya ngumingiwi? Magbasa kayo. Nandyan lahat ng tools sa inyo. Andyan ang Google ba? Mag-google-google kayo. Mag-google kayo dyan. Nandyan. Google nyo kung bakit ngumingiwi. Bakit si Abalos ay ngumingiwi? Uncontrollable ang kanyang pagngiwi. Siya ba ay dati na stroke? O nuna, lumalapang din siya ng pulburon? Akala ko ba matalino kayo? Akala ko ba proud Pinoy kayo? Pag mayroon mga tanyag, yun like ngayon, Olympics, no? Papalakpak na naman kayo kung sino dyan ang manalo. O proud Pinoy. Pero binubudol kayo ng inyong gobyerno. Kitang-kita na ng inyong mga mata na dinampot ang pulburon at siningot
nagpapaniwala pa rin kayo na AI. Hindi nga nila maisabi na, nung una sabi nila AI, tapos binawi ng NBI na hindi nila ma-determine kung ito daw ay AI or deepfake. Iba-iba ang findings sila kasi they are incompetent, bias at protector ni Kuting. The moment na sasabihin ni NBI o ni Avalos na ito ay si Marcos Jr., liligwakin siya. Kaya etong ano na ito, etong video na ito ay talagang pagtatakpan nila. Kaya nga nila pinatatanggal o tinanggal na nila yung ibang mga post. Meron pa rin ako nakikita sa TikTok. Yung multimillion na isa, nandiyan dyan pa rin. So bakit nila pinatatanggal kung hindi ito si Marcos Jr.? Bakit sila kating-kating tanggalin o bakit sila na imbis na asikasuhin kayo mga biktima ng bagyo? Inasikaso ba kayo ng bonggam-bongga? Hindi. Binigyan lang kayo ng isang box na ganito na ganyan, na sardinas. Ganon ba? Nasaan ang long-term na approach dito sa mga problema ng bayan? Katulad nitong pagbaha. Mas pinagkabalahan nila mga kababayan, itong fake daw na hindi daw ito si Kuting. Hindi pala si Kuting eh. Hindi pala eh. Bakit nila patatanggal? Kung hindi si Mark, ito na lang. Gamitin niyo utak ninyo. Kung hindi si Marcos Jr. yun, kung hindi siya, kung si Chung Chang Ching, kunyari, dahil sabi nila Korean, bakit niya ipatatanggal kung hindi siya? Yan na lang, malinaw pa sa sikat ng araw. Kung hindi si Marcos Jr. na sa video, bakit tatanggalin? Bakit bothered sila? Bakit they spend millions of millions of millions and Filipinos na tanggalin, not Filipinos, peso na tanggalin nila? At kung magkakaso siya, okay, ito, marami magaling na abogado, kakasuhan nila, o bakit ka nagsasabi nila, kinasuhan ka dahil nagpakalat ka ng fake video ng Chinese o ng Korean. Ito ha, kahit tayo, hindi tayo abogado, kunyari high school lang tayo, mga palangga. Kakasuhan ka na ni, sino magkakaso sa akin? Sino magkakaso sa inyo? Sino ba yung mga nag-share sa inyo? Kakasuhan ka, sino ang complainant? Ano sasabihin nila sa Amerika? Na makikipag... na, sabi ni Gibo, makikipag-ugnayan kami sa Amerika na yung panagutin ang nagpakalat ng video. Akala ba namin, sinasabi nyo na hindi si Marcos Jr. So, sino ang complainant? Sino ang plaintiff? As simple as that. Sino? Sabi nyo, hindi si Marcos Jr. yun eh. Alam nga naman si Gibo, sabihin niya siya yun. Hindi magsa-stand sa court yun. Kahit na hindi tayo abogado. Kailangan ang magreklamo yung nasa video. At para, okay? At para mag-stand yung kanilang reklamo, mga kababayan, I think I have to interview Spokes Roque, no? Andiyan na siya ngayon sa Pilipinas, kasi abogado yan. O Attorney Glenn Chong. Mag-interview tayo, andiyan na rin siya sa Pilipinas ngayon. So magre-reklamo kayo sa US, sino na sabihin nyo? A certain Korean national o Chinese national na inirelease ni Maharlika? Asaan to ang complainant? So, mga kababayan, isang malinaw na binubudol na naman kayo, ginagawa po kayong mangmang. Kakasuhan daw ako. Sino magkakaso? Si Chong Chang Ching. Hindi nga daw si Marcos Jr. dun eh. Plaintiff, sabi ni The Scorpion. Exactly. Okay. Sabi ni Maricel Suba, imaginary boss na daw nila yung kaso, mas magaling at sumingot. Diba? Sino ang complainant? Hindi daw si Marcos Jr. yun eh. Di walang complainant. Unless na makapag-provide sila ng exactly identical ni Kuting doon sa video na yon. Kung makahanap sila, ikutin nila ang buong Korea, buong China, o baka sa Pilipinas may kahawig. Sino? Sige nga, mga kababayan. Pwede bang magreklamo si Marcos Jr. na dito sa, well, hindi mag-stand sa court. O ako yan. Di inamin niya na siya yon. Ako yan. Nagpakalat si Maharlika ng video na ako'y sumisingot. Di, mayroong pag-amin na siya ang sumisingot. Pero dahil dininay nila na ito daw ay deepfake, hindi daw to siya. Ano ang kaso niyo? Sige nga,
Anong ikakaso nyo? Diba mga palangga? So ginagawa kayong mangmang. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit na nanawagan at mga dismayadong mga netizens. Mamayan, pagnanatili sila sa kanilang posisyon pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Binigyan ni FVR at CBBM ng chance pero ngayon hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FVRRD na mabago. Panahon na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyernong ito. Hoy gising, huwag matulog sa pansin. Nakakalungkot na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Visayas. Sino ang mga matatapang na maglilid at kami isusunod sa aklasan? Sangusawa na kami at dahil sobrang mahal na nang gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katiwalaang ginawa nila. I love Pilipinas. Si Inday Sara, pati si Tatay Digong na biktima sa Duterte. Lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawa na ang taong bayan, kung manatili pa yan sa pwesto. Bayan gising, tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunutin ang ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa 2 taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na, paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kilalanin niyo ang inyong mga sarili, kayo ang makapangyarihan at naglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa impyerno. Akala ko, itong Marcos at Duterte na tandem nung eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasundo sila bilang presidente at VP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American Financial nagsuporta sa Marcos, kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, 6 years na sira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan. Drugs na. Plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala na sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Pero pinag-government yung binoto natin at pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at nanunot lang. Lang kami. Bakit ito palang first lady ang walang advocacy? Samantalang lahat na nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advokasya. Sa bagay, ang advokasya niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyung ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.